Hello, what is up mga mom, sir, sir, mom? Ako po si Ralph C. Fries, I'm visual artist from Manila. And today we are going to customize the Street Fighter 5 Arcade Edition Chun-Li in her alternate battle costume. Thank you very much, sir, bro Everett, for this super, super nice action figure. So ito na, nabaklasan natin yung mga parts. So gumamit tayo ng alligator clips and blue top para mahawakan yung mga parts. And ito ang gagamitin natin for the primer. Number 191, Bosni Spray Paint Flat Clear. Okay, shake na natin yung box. Siguro mga 1 minute, dire-diretso na shaking. Na-shake ko na to off-cam, so ano to, well-shaken na to. Tapos, hold nyo lang yung pieces dito. Usually yan, one ruler apart. Tapos, make sure na yung nozzle nakatapat sa piece. And then, burst lang siya. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, you can use multiple thin coats to cover up to mga parts for para ready na siya for painting. Kaya natin ginagamit to for primer kasi yung flat clear na top coat, nag-add siya ng adhesive layer para kumapit yung mga washes and colors na pipinta natin dito sa body. Alright, tapos na tayong mag-apply ng top coat or primer pala. Ang primer natin dito yung top coat na flat clear from Bosni. So first, pwede natin ang gawin we can write our signature here. '20, '23. Tapos dito din sa box. Okay. Okay, so divided siya into categories. So we have the hair, the faces, okay? Tapos yung mga accessories ng hair, ito yung mga braided parts. And then you have the spikes. Tapos you have the body, the chest, the torso, the waist. Tapos ito yung kanyang dress or costume. You have the legs. Tapos you have the hands, okay? And also, yung last na category na parts, ito, na spray paint na rin natin to. Okay, medyo nag-mattify na siya, so pwede na tayong mag-apply ng mga washes. Alright, unahin muna natin yung costume niya. So gagawin natin tong blue. Ang plano natin dito, since ito yung costume niya, gagawin natin siyang classic colors. You have the blue, yellow highlight siguro dito. Tapos ito magiging black and silver or white, black and white. Tapos ito white din. Then ang gagawin natin sa skin, lagyan natin siya ng wash na brown or dark brown para na magkaroon ng depth. Tapos lagyan natin ng highlights. Tapos yung buhok, gawin natin black. Okay, first cobalt blue muna, apply natin dito sa costume niya. Ito pala, Prussian blue muna yung darkest blue. Then we go up, we have to dry brush, ito cobalt blue, tapos pwedeng deep blue, and then dry brush naman ng light turquoise for the highlights. Okay, apply na natin dito sa costume niya. Pwede natin iwasan yung mga trim para mas madali yung, hindi na natin kailangan i-overlay ng gold. Ito, halos base coat to ah, kaya maraming tubig. Pero okay lang din naman kung medyo parang dry brush technique yung gagawin natin. And so at least kumakapit yung paint. Siguro mga 2 layers yung gagawin natin. Alright, next step natin ay ito. After, actually, natapos natin ito, Prussian blue. Ito na siya. Zoom in ko lang konti ah. Ayan. So we have the clothes. Tapos ito yung sa torso. Tapos ito yung sa groin area. And then sa breast area. Ayan. Iniwasan ko na yung mga gold para mag-overlay na lang tayo ng gold and yellow. Kaya next natin ito, cobalt blue naman. Ang method na gagamitin natin, dry brushing. So
Sige, ito muna, cobalt blue. Tapos, ang next natin, baka ito na, mas turquoise, para magkaroon ng highlight. So, ayan, pahid lang natin dito sa base coat natin. Hindi natin kailangan mag base coat. Puro dry brushing na i-apply natin after ng base coat na Prussian blue. Para ang tatamaan na lang yung mga nakaangat na areas. Ayan. So, para magkaroon lang siya ng ibang shade ng blue. So usually yan kasi yung mga clothes may mga folds. So dito tayo sa folds magko-concentrate ngayon. Sa tatlong fold na nakaangat. So yan, nag-create siya ng depth. Yung Prussian blue mas dark na color. Tapos itong cobalt blue, yun yung mas light na color. Alright, next na tayo. Ito na yung progress natin. Kulayan na natin siya ng cobalt blue. Dry brush pala. So, ang next natin, ito. Turquoise na tayo. Turquoise tsaka cobalt blue mix natin. Ayan. Para makapag-dry brush tayo ng isang level of highlight. Okay, try natin dito. Okay, dito natin siya lapat sa may clavicle. Kasi dito yung highest part nitong armor na to. Or ng clothes na to. Ito. Okay. Dito rin sa may top part ng kanyang breast. Okay. Okay, so ganito na yung itsura niya. We have the turquoise. Tapos ang last na highlight natin, apply natin. White plus turquoise naman. Okay, let's do it. Okay lang yan mag-overlap. Papatuan na lang natin yan ng yellow mamaya. So ito yung tinatama ng ilaw lagi. Okay. Pati itong clavicle area. There you go. Okay, next step, gamit tayo ng flat yellow from Vallejo Model Color Acrylic Colors 70.953. Actually, yung gold nito, okay na eh. Ganda na siya. So, papatukan na lang natin siya ng yellow trim dito. So, yun ang magiging base coat natin. Goods na to. Add na tayo highlights. Okay, try natin tong flat yellow dito. Dry brush lang. Parang di maganda. Actually, pwede pala. Two coats. Yung first coat, hindi masyadong ano eh. Hindi masyadong maganda yung kapit niya. Pero pag dual coat, pag double coat na, pwede. Maganda na siya. Yan. Tinetest lang natin dito sa part na to. Traffic yellow kaya gamitin natin. Wait lang ah. Ito naman traffic yellow from Armored Komodo. Mas maganda to. Mas maganda yung ano. Traffic yellow talaga from Armored Komodo. Ayan ah. Karoon ng highlights. Alright, next step, pwede tayo magdagdag ng white at saka yellow para dun sa highlights naman na gagawin natin dun sa mga yellow parts. Para dito, kung saan natama ng ilaw, yun, you can add the highlights here. Okay, saka dito sa part na to. Okay, para naman dito sa Chinese Mystic Knot.
Let's retain the red, pero pintahan pa rin natin ng warm red at saka yung mga nuts niya, pintahan natin ng gold. Okay, so let's dry brush warm red. Para mas vibrant lang yung red niya. Kasi yung mga Chinese mystic nuts, nakikita ko red lahat eh. So, let's retain the red. Para lucky talaga. Ginaward off daw niya yung mga evil spirits. Okay, next, dry brush tayo ng pink para magkaroon ng konting highlights. And then sa nut, mag-apply na lang pala tayo ng traffic yellow ulit para mas vibrant. Dito lang. Okay. Okay, so tapos na tayo dito. Alright, next step. Hero Paints Leather Brown para mag-apply tayo ng wash dito sa skin tone niya. Okay, para mas magkaroon ng dark na part. And then after dun, mag-dry brush tayo ng light tones. Okay, unahin natin tong legs niya for dry brushing. Okay? Ayun, wash pala. Wash ng leather brown. Ah pala, kailangan nyo rin mag-prepare ng tissue kasi pagka-apply natin ng wash, i-wipe off agad natin. Okay? Kasi pag nagtagal yung wash dito ng mga 5 seconds, may iwan yung tint niya dito. Okay? Masyadong dark. Okay, so apply tayo ng wash. Apply ng wash. Okay? Legs. Tapos wipe off agad natin. Okay, ganun lang. Ganun lang yung gagawin natin. Para lang, ayun, may difference na agad sa tone. Alright, let's proceed with the head sculpts. Usually, yung mga darkest parts ng face. Nasa ilalim ng eyebrows, tapos dito sa nose, tapos dito sa gilid ng sa ears, tapos dito sa gilid ng jaw. So, maglagay lang tayo ng wash. Konting-konti lang dito yan. Tapos, prepare din kayo ng brush. Na wet lang. Para mas spread out niyo yung yung paint. Yan, prep din kayo ng tissue. Yan. Okay. Dito rin sa ilalim ng hair niya. Okay, so after nito, pwede tayo mag-apply ng dry brushing. With the use of basic skin tone from Hero Paints. Okay, try muna natin dito sa likod. Okay, ngayon kaka-highlights na siya. Okay, gagawin natin to sa lalo na dito sa legs. Oh. Dito kasi tumatama yung ilaw talaga. Tsaka para ma-highlight yung mga muscle groups dito sa legs.
Okay, so ito na yung progress natin after natin mag-dry brush ng basic skin tone. Tapos, pwede pa natin to push further. Let's apply some second layer of highlights with the mix of white and basic skin tone. Okay, apply natin dun sa areas na talagang gusto natin i-highlight ito. Tulad ng muscle sa legs. Very muscular kasi ito eh. Dito rin sa thighs. Sa knees. Dito sa legs. And alright, next step, pwede tayo mag-add na mag-mix ng red and salmon na, asan na yun? Salmon skin tone. Where's that? Ito. Warm red and salmon skin tone na mix. And then, mag-dry brush lang tayo dito sa knees na area. Usually kasi yan, mga mas red na areas yan. Kesa dun sa mga, dito sa thighs. Yan. Dito yan, sa knees. Sa likod ng legs and dito sa ankles. Okay, dry brush lang tayo. Para lang mayroong pinks. Ayan o. Alright, para sa spikes naman, gamit tayo ng silver for dry brushing. Okay, for the face cut naman, pwede tayo mag-add ng red ng mga scars dito. Kahit isa lang siguro, o tatlo. Sige, tatlong stripes. Okay. Okay, sound like that. Ang pwede rin tayo maglagay dito sa legs niya. Alright, for her hair naman, sa buhok niya, mag-apply tayo ng black wash. Okay. Alright, tapos after nito, pwede tayo mag-dry brush na leather brown. Right, para naman sa effect part or sa fireball effect part, magda-dry brush tayo ng cobalt blue, deep blue, tsaka light turquoise. Okay, unahin na natin yung cobalt blue. Okay. Ano, mas nagkakaroon siya ng texture. Nakikita yung detail niya. Next, turquoise naman. Okay. Parang ito yung ano, first level of highlight natin. Tapos after nito, pwede pa tayo mag-add ng white. Okay, so ito na yung white natin.
Alright, tapos na tayo kay Chun-Li and ito na yung progress natin. We have the damaged head. In-equip ko yung damaged head niya kasi gusto kong ito yung i-showcase for this video. So, we have the damaged leg. Tapos ito yung effect niya. Yung fireball effect. Gawa na rin natin. Okay, tapos na-spray na rin natin ito ng top coat. And tapos papasok lang natin to dito and for the fireball effect. Okay, medyo zoom out natin. Tapos sa articulation wala namang ano, wala namang nabago, same pa rin. So you have for comparison, ito yung lumang Chun-Li, ito yung stock na Chun-Li, and then ito yung bago. Ito yung repainted na, so you have the skin tone na mas flesh or mas pink dito sa areas na to. Ito kasi medyo yellowish eh. Ayan. Tapos you have the blue, classic blue and gold or yellow na costume na. Tapos ito hindi ko na binago kasi yung mga Chinese mystic knots, red talaga siya. Nalagyan ko na lang mga gold detail dito sa ano, sa knot mismo, sa tali. Tapos yung buhok, ginawa rin natin ng highlights, binago rin natin yung kulay. Ito brown, tapos ito black, may brown highlights. Tapos yung butt, ganun din. Ayan. You have the blue costume. You have the pink areas here sa skin. Usually, yung mga pink areas sa skin natin, yung mga, yan, yung siko, yung butt, yung toes, dito, sa knees, yan. Usually, pink yan. Okay? So, ito na. Tapos na tayo. And, gusto ko lang din matest na walang pinagbago talaga sa articulation. It's almost the same. And, gawin natin yung ano niya, fireball shot niya dito. Okay? Yan. Tatanggal din naman yung buhok. Walang problema. Tapos ito yung fold na yan, with the fireball. Okay? So yun, thank you very much Sir Bro Everett for this awesome opportunity na makapag-customize ng Street Fighter 5 Arcade Edition Chun-Li. Super, super nice. And ito na, gagawin na natin to next Chun-Li. Gagawin naman natin Pink for my wife. Super, super nice. And super cool talaga na, ano, ng Storm Collectibles. Ito pa pala yung ibang art heads na. Yan. So you have the normal head and the parang smiling. Medyo mas malapad lang yung mouth niya dito, or mas mahaba lang yung mouth niya dito. Dito kasi parang naka-pout. Yan. Tapos you have the alt hands, chopping hands. Yan. Tapos yung mga braided na ano niya, hair niya. Okay? Tapos ito pa yung ibang hair types. You have the flowing hair para dun sa Kikoshu or Fireball. Normal straight hair na pababa. Tapos ito yung mga signature natin. Yan. Ito yung base. So yun, that's it. So yun, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye-bye.